saktuhan lang yung baon ng needle o yung haba niya. May mga buto na kailangan mong hindi sobrang ibaon yung needle. Pero pag nag 3RL ako, kadalasan ganito kakapal. Experience din talaga yung magpapamulat ng lahat. Night ding yung araw dahil may nagtatanong na kapatid natin about sa baon ng needle. Magbibigay lang tayo ng konting advice. Bali wala tayong matuturo na tamang baon ng needle kasi may kanya-kanya talagang diskarte ng mga tattoo artist. Nakadepende rin kasi yan sa balat ng tatatuan o sa parte ng balat. Yung mga balat kasi na medyo makakapal o saktuhan lang yung balat. Gaya ng gantong pipe, may mga buto na kailangan mong hindi sobrang ibaon yung needle. At sa mga malalambot na pipe, gaya ng mga chan na mahirap papasukin yung needle. Magkakaiba talaga yung baon ng needle dyan. Pinakaginagawa ko dyan kapag naglilinya, magamit ako ng mahabang needle o haba ng karayong. Pero ang pinakaginagawa ko dyan, hindi ko binabaon lahat ng needle na yon. Kagaya kapag gumagawa ako ng 3RL o gumagamit ako ng 3RL na needle, pinakabaon ko dyan ay hindi kasama yung tip dahil mahaba yung needle o yung karayong na ginagawa ko kapag naglalining ako ng mga 3RL. Ganun kasi yung pinakasanayan ko na kasi kapag sinasama ko na yung tip, medyo makalat kaya kapag naglilinya ako ng 3RL, floating lang o mahaba lang yung karayom o needle, hindi ko binabaon ng sagad. Pag shading naman, ang ginagawa ko naman, yung tip mismo ay nakasayad na sa balat. At yung haba ng needle ay saktuhan lang. Parang yung, wait lang. Parang Maria Opera. Pinakahaba niyan. Kadalasan, ganito lang yung dapat na baon. Kapal niyan. Pero pag nag 3RL ako, kadalasan ganito kakapal o kahaba pero hindi ko binabaon ng sagad. Pero pag nagsishading ako o kaya kailangan maayos yung pagsishading na pare-parehas lang yung baon, mas maganda kung saktuhan lang yung baon ng needle o yung haba niya. Kahit ganito kahaba lang o kakapal o kalalim o yung ilalabas mo sa tip na karayom, pwede na yon. At kakapain mo na lang din kasi magkakaiba yung balat ng tao. Kaya nga nung sinasabi ko sa mga buto, abnormal na balat, at sa mga malalambot na part. Iba din yung pinakabaon doon. Kaya experience talaga. Kaya wala tayong mabibigay na tamang baon. Dahil nasa experience talaga yon. Kaya ang pinakakailangan na gawin mo, mas nanginam din na maglinya ka sa balat mo kung sakali nakapag-practice ka na sa practice skin o kahit anumang ginamit mo na pinag-practicean, gusto mo nang malaman kung ano ba talaga yung tamang baon kapag gumaling na, mag-practice ka sa balat o mag-try ka na mag-guwit sa balat para pag gumaling na makikita mo kung tama ba yung baon mo, lumabo ba siya o medyo umalat yung ink niya bukod din sa baon ng needle. Kailangan kasi akma din yung bilis o galaw ng kamay mo at tama rin dapat yung voltage mo. Depende yung voltage sa hagod ng kamay mo. Kung gano'n siya kabilis, ganun din dapat kabilis yung voltage. Kung gano'n siya kabagal, ganun din dapat kabagal yung kamay mo. Yun lang naman. Kailangan mo talaga matry para malaman mo kung ano ba talaga yung tamang baon sa balat. Experience din talaga yung magpapamulat ng lahat. Kahit marami pang makikita ka ng video na tamang baon nila, ikaw pa rin yung makakaalam ng lahat. Experience, kaya kailangan mo i-try. Kaya para sa nagtatanong na kapatid natin, wala tayong mabibigay na tamang baon. Experience lang, kaya kailangan mo talagang i-try. Kaya alam mo na, sikat Jason, kapitan lang.